Praise the Lord. So once again, welcome to our victorious services. Victorious service here at the Kingdom of Jesus Fellowship International. A kingdom that cannot be shaken. Lahat po ng mga narito, mga nakikinig, mga nanunood. Magandang araw, magandang gabi. Dito ay hapon o paggabi na po rito. Pero saan mang kayo naroon ngayon, maaaring kayo nasa ibang bansa. At kayo po ay nanunood, nakikinig. Anumang oras sa inyo ngayon ay isang pinagpalang napakagandang buhay sa bawat isa. So praise the Lord. Glory to God. Before we start, bago ho tayo magpatuloy, mga narito, mga nakikinig, mga nanunood, tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Glory to God. Praise the Lord. Taas po natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Shall we lift our both hands to Jesus and shall we pray? Heavenly Father, in Jesus' name, bukas po ang aming mga puso sa oras na ito. We are expecting once again something great from you. So Father, gusto po naming marinig muli ang iyong mga kapahayagan. Give us a humble heart as we are listening to your very word, O Lord. At dalangin po namin, Ama, heal us in Jesus' name. Perform miracle in our lives. Grant the good requests of our hearts. Answer all our prayers, O God, in Jesus' name. Dalangin po namin, Ama, na mga dakilang bagay ang iparanas niyo po sa amin, Panginoon. At dalangin po namin, Ama, na habang kami po'y nakikinig, Lord, may we know the heartbeat, your heartbeat, Lord. Gusto po naming marinig, Ama, ang pintig ng iyong puso. So, Father God, bring down your heart to us, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin ang inyong puso, Panginoong Diyos. At dalangin po namin, Ama, na makasunod po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mapapakinggan, Panginoon. Father, help us to obey your word, Father God, and help us to walk in accordance to your ways. Lord, cleanse us with your holy blood and make us worthy in your sight. And Father, ngayon pa lamang in advance, we just want to say thank you and we give and we bring back to you all the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang malakas sa sigaw. Hallelujah! At isang mataas sa talon sa Panginoon. Thank you, Jesus. Glory to God. So, sa lahat po ng mga nakikinig at mga nanonood, sa lahat po ng narito, glory to God. Ay, buksan po natin ang ating mga Biblia. Ito po, ang ating mga banal na kasulatan, buksan po natin, mga minamahal. Sa aklat ng Epeso, buksan po natin, mga minamahal, ang ating mga Biblia sa aklat po ng Epeso. Ephesians chapter 4, verse 27. Glory to God. So those who are watching in their houses, so those who are listening over the radio, glory to God, and over our social media account. So join us as we study the word of the Lord. So get your Bible and get your notebook, friends, loved ones and relatives and brethren. Buksan po natin, mga minamahal, ang ating mga Biblia at tayo po ay kumuha ng mga notebook at ilista po natin yung lahat po ng mga magagandang ating pong mapapakinggan sa oras pong ito. Glory to God. Praise the Lord. At ang ating pong mga programa sa radyo at television at lahat po ng ating ministry ay nagpapatuloy po sa pamamagitan ng inyong walang sawang mga pananalangin at mga pag-aayuno. Glory to God. Hallelujah. At patuloy pong lumalawak, lumalakas, lumalago ang ating gawain. Marami pong naliligtas, maraming gumagaling, maraming napapagpala sapagkat ito po ay inyong ipinapamalita sa lahat po ng tao. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. So, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Ephesians chapter 4,
or I mean, bago natin basahin yung Ephesians chapter 4 verse 28, I mean, bago natin basahin yung Ephesians 4:28, basahin po muna natin yung Exodus chapter 20 verse 15. Exodus chapter 20 verse 15. Buksan po natin. You shall not steal. Huwag ka pong magnanakaw. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng Exodus chapter 20 verse 15. At ako po ay nagbabasa po sa Amplified or sa Amplified sa NIV version. Yan, NIV version. Kasi akala ko Amplified yung hawak ko ngayon. Kasi ganito rin yung kulay ng Amplified version ko. So, glory to God. So, Ephesians chapter 4 verse 28, yung binanggit ko kanina, pero sa ngayon ay Exodus, no? Ang atin po munang binasa mga minamahal sa Exodus chapter 20 verse 15. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan. So, ang sabi nga po rito, you shall not steal, no? Huwag kang magnanakaw. So, ayaw po ng Panginoon. Galit po ang Panginoon sa mga magnanakaw. Naunawaan po natin, mga minamahal. Ayaw po ng Diyos ng nagnanakaw at galit po ang Panginoon sa mga magnanakaw. Glory to God. Praise the Lord. Thou shall not steal, no? Huwag kang magnanakaw. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyong lahat na ang Old Testament ay nagtuturo po ng Ten Commandments. At sa New Testament ay makikita na lamang po natin ang dalawang kautusan. At ang dalawang kautusan ito ay sinama rin na lamang po yung Ten Commandments. At para po sa inyong kalaman, most especially, ang Ten Commandments ay para sa mga Israelita. Ano po? At may mga ilang dito na hindi na po ito applicable sa atin. Pero ito pong Exodus chapter 20 verse 15 will continually applicable to us and will continually applicable to all the peoples of the earth. Exodus 20 verse 15 is not just for the Jews. No, this verse from the Bible is for all of us. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal. So, ang sabi po ng Panginoon ay huwag kang magnanakaw. Thou shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Mga minamahal, ako lamang po ay nalungkot, no, sa akin pong mga nakita, mga nabasa sa news. Ano po? Sapagkat, alam ho ninyo, lalo na sa mga panahong ito, we must continually be informed what is happening in our nation and in other parts of the world. Ano po? Kinakailangan tayo ay alam natin kung ano yung nagaganap sa Pilipinas, ano po, at nagaganap po sa buong mundo. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Yan. Kailangan alam natin. Glory to God. Kasi pag hindi natin nalalaman yung mga bagay na yan, ay napakahirap po. Naunawaan po ba natin? So, kinakailangan alam natin. Ako po ay nalungkot sapagkat akin pong nakita, nabasa, ano po, napanood sa news, ano po, ito pong mga naganap po sa isang rally sa Bulacan, ano po. At ito ay kamakailan lamang po ito naganap, mga minamahal. Glory to God. So, brethren, ayon po sa inquirer.net, no? Banggitin ko po yung akin pong banggitin. Ito pong inquirer.net po, no? Akin pong banggitin. Bagamat not only the Inquirer and even the other media networks did also, ito rin po ay napanood at nabasa rin natin ito sa kanila, no? Ito rin po ay kanila rin pong nireport. Ano po? Ano po yung nireport? March 8, 2022. Based on the inquirer.net. Sabing ganoon,
sa Bulacan rally, no? Victims lost their phones and wallets. Bulacan rally, victims lost their phones and wallets. Ano po, ayon po sa Inquirer.net, at habi ko nga po, hindi lamang naman ang Inquirer.net ang naglabas ng report na ito, even other networks and other media publishers, no, did report this news. Ano po, ayon po sa kanila, no, sa Bulacan rally, kamakailan lamang po ito sa ngayon habang ipinapangaral ko ito, eh ano bang date na ba ngayon, ano bang date na ngayon, yan, March 9 na ngayon, no, March 9. So habang pinapangaral ko ito, no, so based on inquirer.net March 8, 2022, no, sabing ganoon, doon sa Bulacan rally, victims lost their phones and wallets. Nakuha natin. At nakita din natin sa pictures at videos yung mga dumalong hinakot ng mga bus. Naunawaan po natin, no? At nakita rin po natin na may mga pinamigay na stab. Kawawa naman, nag-aagawan sa pagkain. Nakakaawa talaga. You know, ito pong aral ko ngayon, ano po, ay punong-puno po ng awa, punong-puno po ng pagdamay sa mga taong iyon na mga hinakot, mga nag-aagawan sa pagkain, at mga nawala ng phones and wallets. Naunawaan po natin. You know? Nakadama po ako ng awa sa kanila. I felt, no, a care, a burden in my heart. Those who attended the rally, you know, they were picked up by many buses to get there in the venue. People who received stabs and they were, you know, nagkakaroon ng pag-aagawan talaga. They are not in proper. Hindi sila naka-fall in line, eh. They were not falling in line at that time, no? The pools were not distributed properly to them. Sila'y nag-aagawan talaga. Nakakaawa talaga. Ano po? Nagkaroon ako talaga ng awat habag. Yung pong nakita ko. At siguro naman sa mga kaibigan, kapatiran, kamag-anak natang nasa ating, na nasa ibang bansa o maging dito sa Pilipinas, siguro ay kung kayo po ay nanonood at nagbabasa ng news, siguro nakita nyo rin po ito. So, as I watching to these videos, ano po, as I reading these videos and listening to these videos of many media networks, no, reporting, no, especially dito nga sa binanggit ko sa inquirer.net, no. So, wala naman po akong tinatangi sa kanila. Ako po ay nagkaroon talaga ng kalungkutan, eh, no. There was sadness in my heart, and continually there is sadness in my heart. Sapagkat isipin mo, pinaghahakot sila ng mga bus. Ewan ko lang kung gaano katotoo yun, pero may nakita pa akong picture na hinaakot ng truck ng basura. You see? At may mga stab sila na nakawawa naman talaga, eh. Nag-aagawan sa pagkain, eh. Okay lang sana kung nakapila sila at maayos yung pila. Hindi, eh. Nag-aagawan talaga, eh. Nagdadambulan talaga sila na para bagang mauubusan. Pero ang pinakadiin ko rito, yung Exodus 20 verse 15. Ano pong sabi rito sa Exodus chapter 20 verse 15? Thou shall not steal. Bakit? According to reports, ano po, Bulacan rally, victims lost their phones and wallets. Ano po? Nawalan daw po ng wallet at mga phones yung mga biktima sa rally na iyon. It means, Not only one, no? Hindi ko alam kung ilang piraso. But sa according to the reports, sabing ganoon, Bulacan rally victims lost their phones and wallets. Ayun yun. Naunawaan po ba natin? Alam po ninyo, no? Meron po din akong mga nakita
na mga rally rin eh, no? Nakita ko rin sila, napanood ko rin, nabasa ko rin, no? Na may mga rally na wala namang nawala sa kanila, no? No? Wala naman, no? I've also seen the videos of other rallies. I've read also the reports, no? And in fact, no, meron tayong mga kakilala na mismong naka-attend ng rally, no? Mayroon silang mga dinaluhan, no? Pero there was no reports, no? Walang mga reports na ganito. There were no reports na sa ibang rally nangyayari yung mga ganito, no? Nagkakaroon ng dambulan ng pagkain, nagkakaroon ng mga paghahakot ng mga truck at ginagamitan pa ng truck ng basura, no? At ang nakita ko nga po sa iba pang mga rally, no? At ako, you know, I truly this is amazing, you know? Yung iba sa rally ay kusang loob, no? Hindi sila hakot galing sa puso, no? Many are attending rally. They were there because of the motivation, the initiative of love for country, of love for a change for this nation. Ano po? Yan. At nakita ko nga din po eh. Nababasa ko nga din po at napapanood din. And sabi ko nga po, in fact, meron tayong mga kakilala. They were members of this organization na nag-aambag ng kanilang tulong, ng kanilang pagkain, nagbibigay ng libreng services. Yun po yun eh, no? Yan. Sila po ay mga hindi hinahakot, hindi binabayaran. Sila po ay kusang nagkakaloob. They were offering free foods, free any help, no? And free services, no? I am seeing lawyers, doctors, etc., no? Rendering their services for free, no? Sa mga nangangailangan o sa mga kandidato nilang sinusuportahan sapagkat for them, what they are doing is love for nation, love for the Filipino people, and they want a change for this nation. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Kaya po, nakalulungkot po na atin pong nakikita yung mga bagay-bagay na ganito na doon po sa rally na nagganap, ano po, ay nakita po natin sa reports na ito nga po yung mga nangyayari, ano po. And maybe I palagay ko naman no the Inquirer and other media networks and publishers na ano po are not lying naman siguro, no. Hindi naman siguro sila nag sinungaling na kanila pong nire-report yung mga ganitong report na yung may mga ganyan, may mga nawawalang phones and wallets. Aside pa po yung sinasabi nga po nating pagdadambulan na meron pong talagang ano eh, the food were not distributed properly, you know, talagang sila ay nag-aagawan, no? At para bagang mauubusan sila eh, no? Ganoon po 'yun. So naunawaan po natin mga minamahal. So glory to God. Ang sabi po sa aklat ng Ephesians 4:28, tingnan po natin. Ito po yung binasa kong sinabi ko nga po kanina, binasa ko nga po kanina. Ano pong sabi rito? Anyone who has been stealing must steal no longer, but work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Yan, Ephesians 4:28, ano pong sabi nga ganun dito? Sa Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Ang sabi sa Exodus 20:15, huwag kayong magnanakaw. At ang thou shall not steal, do not steal. At ang sabi ng Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer. Sino man daw yung mga nagnanakaw, huwag na raw pong magnakaw. Ano po? Kaya listen very carefully. The reason why you are here, the reason why you are watching, because
God does not want you to remain a thief, a robber. No? Hindi ka ninanais ng Panginoon na magpatuloy na magnanakaw, nangungupit, no? Hindi kalooban ng Panginoon 'yan, no? Lahat po ng mga nakikinig na at nanonood, whether you are a Christian, whether you are a preacher, whatever denomination, whatever religion do you belong, whatever political party do you belong, you know, God has a message for all of us. Do not steal. Huwag ho tayong magnanakaw, no? At ang sabi po ng Ephesians 4:28, those who are stealing, no, must steal no more. Huwag na daw pong magnakaw yung mga nagnanakaw daw po, naunawaan po natin. Huwag na daw po tayong magnanakaw, yung mga nagnanakaw. Naunawaan po ba natin? Eh, pag nagnanakaw tayo, saan po ba tayo pumupunta? If we will continually in our wrongdoing, if we will continually, no, stealing something from others, ano po, we will go to hell. Eh, yun po yun eh. No? Yun po ang sinasabi ng Biblia. Yung mga magnanakaw, ito raw po'y pupunta ng impyerno. In fact, alam niyo po, stealing is a character of the devil, character of Satan. Ang pagnanakaw po ay character po ni Satanas yan eh, ugali po ni Satanas yan eh. So makikita po natin sa aklat po ng Juan Kapitulo 10, versikulo 10, ano po? John chapter 10 verse 10, makikita po natin. Anong sabi rito? The thief, referring to Satan, comes only to steal and to kill and destroy. The thief comes only to steal and kill and destroy. No, character po ni Satan yan eh. So lahat po ng mga nandito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, write it down. If you will continually stealing, pagpatuloy kang magnanakaw, kung bakit ka nakikinig at nanonood ngayon, the reason why you are listening and watching right now and you are here, ano po? Sapagkat ayaw ng Diyos na manatili kang magnanakaw. Bakit? Sapagkat impyerno ang punta mo eh, no? Because stealing, oh, or being a robber, no? A thief, no? You know, it is a character of Satan. Character po ni Satanas yan eh. Yung mga nagnanakaw, no? Kahit na ano yung ninakaw mo, cellphone, wallet, ano po. Alam po ninyo, nakakaawa talaga eh. Nakakaawa talaga. No? Nakakaawa. Ito po yung nakita ko eh. Sabi nung nawalan, hindi naman lahat na interview, no? Pero sabi, victims lost their phones and wallets. It means, I do not know how many phones, I do not know how many wallets were lost, ano po, were stolen. Pero meron pong dalawa rito na nakakaawa talaga. Anong sabi ng isa? Sabi ng isa, nawala na siya ng cellphone, ha? Oo, nawala na siya ng cellphone, no? Sabi niyang ganoon, sino man ang kumuha, ano po, o nakakuha. Hindi na sinabing sino man ang nagnakaw. Sino man ang nagnakaw. Sino man ang kumuha o nakakuha ng cellphone. Sabing ganun, babayaran ko na lang. Isipin ninyo, what a desperate move. In order, no, to return his own cellphone to him. Ano po? He is willing to pay. Just to return his cellphone. Hindi ko alam kung gaano kahalaga, kamamahalin yung cellphone sa kanya. Siguro hindi naman siguro yung cellphone ang pinakamahalaga roon. Baka yung contacts niya, o baka yung mga pictures niya roon, mga videos niya roon na tinitreasure niya yung mga memories nito. I do not know how valuable, no? How precious the cellphone is to him, ano po. Pero yun ang sinasabi niya, no? Naawa ako talaga. Sabi niyang ganun, babayaran ko na lang, maibalik lang yung cellphone ko. Isipin mo, nakakaawa talaga. Kaya nabagbag yung damdamin ko eh. No? Nabagbag talaga. Kaya you cannot blame me, no? If my message today ay ito ang mensahe ko, if this is my message today, because God moved my heart, no? Because, you know, God is not happy.
Hindi po natutuwa ang Diyos that you are stealing and someone or somebody is stealing something from you, especially if it is precious, if it is valuable for you. Eh kung yan ay mahalaga sa iyo, no? Eh tapos kinuha lang ng mga ganitong mga magnanakaw. Isipin mo, eh akala nila pupunta sila roon dahil iniisip nila ito yung mabuting kandidatong sinusuportahan nila at yung mga makakasama nila, nila rito yung mabubuting tao rin. Pero nakalulungkot po, no? Ito pa po yung isa pa po ito. Makinig ho tayong maigi. Ito po yung sabi ng isa na awang-awa ako talaga. An OFW, an Overseas Filipino Worker. Grabe, ako po'y naiyak, naluluha po ako eh. Kasi akala nila yung pinupuntahan nilang rally, maaring sa loob-loob nila, tama ito, tama yung mga kasama ko, no? Pero alam po ninyo, anong sabi ng OFW na yon? Kanina, yung binabanggit ko, lalaki yun, ito, babae na ito. Anong sabi niya? No? Iyon na yung pera, sabi ganun. Ibalik mo na lang yung OFW ID ko. Sipin mo yun. Alam mo, hindi mo ako masisisi. Maaring masabi mo, lingkod ng Diyos, bakit yan ang pinapangaral mo? Bakit yan ang pinipreach mo? No? Alam mo ba, may sakit ako. Alam mo ba, marami akong problema, marami akong pagsubok na pinagdadaanan ngayon. Bakit hindi yan ang ipangaral mo? You know, kung ito'y ipapakinggan mo ito at isa sa puso mo ito, alam mo lahat ng problema mo, lutas yan eh. No? If you will, no? Only listen and obey God's command, God's instruction. If you will only follow God's instructions, you know, you will go to heaven. And not only that, God can heal you, God can perform miracles in your lives and also in your loved ones or to the person whom we are praying, yung mga taong ipinapanalangin mo, nakikinig pa ho ba tayo? Glory to God. Maybe you are saying, man of God, there are so many sermons or messages that you must preach about the healing, about the miracle, about solving our problems. Pero mga kapatid, alam po ninyo eh, kapag tayo po ay marunong sumunod sa Diyos, lahat yan pagkakaloob ng Panginoon eh, naunawaan po ba natin? In the book of Romans chapter 8 verse 32, Romans 8, 32, and 31 and 32, Romans 8, 31 and 32, if God is for you, who can be against you? If God did not spare, no, his son, no? And his son was given to us and died on the cross of the Calvary for our salvation. How much more, no, na hindi niya ipagkaloob sa atin yung mga mumunting bagay na ating mga hinihiling. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Romans 8:31 and 32. Naunawaan po ba natin? Anong sabing ganoon nga po? What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Ayun yun eh. Eh, kung tayo po ito manggap kay Kristo bilang Lord God Savior ng ating mga buhay, makikinig, susunod, gaganap sa kalooban ng Diyos. Yung mga mumunting mga bagay na yan na hinihingi natin sa Panginoon, kayang ibigay ng Diyos yan, mga minamahal. Kaya pasensya na po kayo, no? Pasensya na po kayo, talagang, even until now, you know, my heart is aching, my heart is crying for these Filipino people. Whether they are Filipino or not, if they are in need, you know, tears will flow, no? Will flow out from my mouth, from my eyes, naunawaan po ba natin? Yan. At makakarinig ka mula sa aking bibig ng isang palahaw. You will hear from my lips, from my mouth, groaning and travailing because of the needs of people. Kagaya po ng sa Ukraine, nagaganap ngayon sa Ukraine. Alam niyo po, yung pag-iyak sa puso ko nandoon eh. Naunawaan po ba natin? Kaya talagang mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay,
and to all the Filipino people and to all the peoples of the earth. You know, my heart is aching, my heart is crying because people were pets using many buses and distributed stubs for their food, and there was chaos at the time, you know. It seems that people cannot get food from those who are giving foods. Ano po, hindi okay talaga eh. Tapos pag makakakita ka pa, makakarinig ka pa na sasabihin, please return my phone and I will pay it. Isipin mo, his own phone, no? Stolen by somebody and he is asking money just to get his phone back to him. Eh, paano kang hindi maluluha? Paano kang hindi maiiyak? No? Na para sa kanya, for that man, no? He is attending rally. According to him, no? For the, oh God, oh my God. And an OFW, yun nga po. Anong sabi ng OFW na yun, an Overseas Filipino Workers? Please, take the money. Take the money. Please return my OFW ID. Kawawa naman. Kawawa naman. Ang sabi ko, kawawa naman. Oh, my heart is aching for that girl. Lost or her OFW ID was stolen. Please, vote. Bumoto po tayo ng mga talagang pinunong hindi magnanakaw. Please vote for those politicians running for a position in the government that are not thieves. No stain of corruption. Check the track record. Check the performance. Check the integrity. Wag ho tayong nagpapaniwala sa mga TikTok, YouTube. No, wag ho tayong nagpapaniwala dyan. Talagang yung mga dokumento talaga. Mga documented talaga. Yung talagang nakikita natin merong Supreme Court ruling. Yung mga may ruling galing sa ibang bansa. Yung pong mga nakatala sa Guinness World Book of Records. Yun po talaga ang pagbasihan natin. Hindi po yung mga hakahaka at kurukuro. Ano po? Dalawang hapon yun eh, si hakahaka at kurukuro. Dalawang hapon, hakahaka, kurukuro. That's why, you know, God gave us a radio and television programs entitled, ito ang sabi ng Panginoon, Thus Saith the Lord. Not opinion of men. Not hypothesis of men. Not sayings of men. Not based on the religions and doctrines of men, but a word from the Lord, a truth from the Bible. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Glory to God. Kaya po, sabi ko nga po sa inyo, samantalang yung mga ibang nakita ko sa mga video at saka sa mga pictures, at may mga kakilala ako talaga na kusang nakadalo, na sila mismo ang kusang loob na dumalo, no? Hindi sila binayaran galing sa puso. Yung iba nga ay talagang nag-ambag pa ng mga pagkain, tulong. Yung iba nga ay nagbibigay pa ng libreng services. Lawyers, doctors, etc., etc., no? Eh, you know, naunawaan po ba natin? Glory to God. They are uniting themselves sa... Because of love for the nation, and they want a change for this nation. Naunawaan po ba natin? Kaya muli, no, sabing ganun sa Exodus 20 verse 15, di na natin ito papakahaba-habain pa, you shall not steal. Huwag kayong magnanakaw, no? Kaya bumoto tayo ng mga hindi magnanakaw. Yung mga magulang nila hindi nagnakaw. Yung mga kandidatong tumatakbo ngayon, no, tapos yung mga magulang nila, siguraduhin natin hindi nagnakaw. At yung mga ninakaw ng mga magulang nila na ini-enjoy nila ngayon, hindi dapat ganun. Naunawaan po ba natin? Yung mga corrupt, yung mga corrupt liars, no? Naunawaan po ba natin? Do not patronize, do not vote for those who have
those who have stain of corruption, corrupt liars, ano po, those running for government offices na their parents, no, have stolen wealth, ill-gotten wealth, ano po, they are enjoying the wealth, the stolen wealth of their parents. Naunawaan po ba natin? Hindi natin dapat binubote, hindi natin dapat pinapatronize yun eh. Makinig po tayong maigi. Hindi ho tayo galit kanino pa man. Hindi tayo galit ka. We are not against any politician. We are not against any person. Anyone, anybody. We are only against stealing. We are only against corruption and lying. Makikita po natin, ang liwaliwanag nga po ng sinasabi ng banal na kasulatan. Anong sabi sa Isaiah 61 verse 8? Isaiah 61 verse 8, ano pong sabi rito? Isaiah 61 verse 8. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. Isaiah 61 verse 8. Ako ang Panginoon ay minamahal ko ang katarungan. Katarungan, hustisya. Galit ako, namumuhi ako sa pagnanakaw. Namumuhi ako sa kasamaan. Isaiah 61:8 letter A. No, the first sentence. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. In my faithfulness, I will reward my people and make an everlasting covenant with them. Sa letter B na po iyon, no? Ibig sabihin, merong reward sa atin ng Panginoon kung hindi tayo magnanakaw. Pero kung tayo magnanakaw, you know, the Lord hates us, no? Galit ang Panginoon. God hates robbery. God hates wrongdoing. He loves justice, no? And He will reward His people, no? And make an everlasting covenant with them if they are walking in the truth. Isaiah 61 verse 8. Naunawaan po natin, mga minamahal. Ganun po yun eh. Kaya po, bakit ang laki-laki ng utang ng ating bansa sa ibang bansa? Eh kasi nga po sa pangungutang eh, na yung inutang, kinukurap. Hindi naman po palagay ko masamang mangutang, mas maganda, you know. Yun nga po ang hinahangad natin ngayon sa ating bansa eh. Na makaahon na ito at hindi na tayo mangungutang. Pero kung hindi pa ito nakakaahon at tayo ay nakakapangutang, dapat yung inuutang ay nagagamit dapat sa magandang proyekto, tamang proyekto. Pero kung ito'y nabubulsa lamang ng mga politician, yun po ang problema. No? We have to pray, no? That we will get out of debt, no? And just for the meantime, ang laki-laki kasi ng utang natin sa ibang bansa, eh, no? Kung sakali mang makakapangutang pa, dapat may ilagay sa magandang proyekto at mabayaran na yung mga utang na yan, eh. At alam mo, kapag ganito yung aral at may mga saradong isip, no? At binuksan na ng Panginoon yan, eh, no? At binubuksan na talaga ng Diyos yung mga saradong isip ngayon. Hindi naman pwedeng manatiling saradong isip, eh. Alam mo, kaawa-awa kasi ang mga tao, eh, ang mga, especially the poor, no? You know, the Philippines are paying, no? Trillions, I believe trillions of debt, no? And yet, no? The lives of the poor Filipino people, no? Are still becoming poorer and poorer. No, hindi naman na-alleviate, eh. Does not alleviate and uplift the lives of the Filipino people. They are still in poverty. Nasa kahirapan pa rin po ang mga Pilipino. Nakakaawa po talaga, eh. Nakakaawa po. Alam nyo, makinig ka po sa akin po, maigi. Alam mo kung bakit may mga nagpapahakot? Alam mo kung bakit mayroong mga nagbibenta ng boto? Alam mo kung bakit mayroong tumatanggap ng mga istab na yan at halos magrambulan sila ron? Sa kahirapan, eh. At nasasamantala yan, eh. Napapangakuan sila, eh. Nakapag nahakot sila, napasama sila, nakadalo sila, o nabigyan sila ng istab, meron silang ganansya, meron silang benepisyo. Nakakaawa.
You know, many bang nadadayaan nila yung mga ordinaryong tao, kaawa-awang tao. Kaya nga, nakakaawa eh, no? Na kapag may nanalo raw, meron daw ginto, meron daw pera sa Swiss accounts. Yan, alam ko, story. At alam na alam natin yun, ill-gotten wealth yun eh. Mapapakinabangan daw ito ng mga Pilipino, mapapakinabangan daw ito ng Pilipinas. Mga kapatid, why they don't imitate Zacchaeus? No, Zacchaeus, no, returned the money that he had stolen. And even willing to pay it 4 times, no? Naunawaan po ba natin? And willing to give his money to the poor. Ayan si Zacchaeus, eh. Handa niya ibigay yung mga pera niya sa mga mahihirap. Handa niya ibalik yung mga ninakaw niya kahit na 4 times. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Kaya po, ako po ay nakikiusap sa inyo. Lingkod ng Diyos, sino ba ang ini-endorse mo? Sino ba ang iboboto mo? Ako at ang aking pamilya ay merong iboboto. Pero ahayaan kita, no? Kung tanungin mo ako at sasabihin ko kung sino. Pero ahayaan kitang makapili ng sarili mong gusto. Pero gagabayan lang kita at ipapanalangin lang kita na huwag kanawang bumoto ng magnanakaw. At ang magulang ay merong nakaw na yaman at ini-enjoy ito ng mga anak. Tingnan mo yung mga nakapaligid sa mga politikong ito kung sila'y mga magnanakaw. Mga corrupt, may mga kaso ng plunder, mga nakulong na bilanggo, at yung iba ay nakapagpiansa lamang. At yung iba ay may mga dapat na bawasin sa kanilang kayamanan kung saan man ito galing at bayaran yung mga tax na dapat bayaran. Ibalik yung mga dapat ibalik sa taong bayan. Alam mo, nagdurugo yung aking puso eh. My heart is bleeding because many ill-gotten wealths are in the hands of just mga iilang tao lamang. No? At makikita natin, no, while the rich are becoming richer and the poor becoming poorer. Why? Because of corruption. Because of stealing. Because of robbery. Kaya alam nyo, awang-awa ako sa marami nating kababayan, sa maraming mga tao sa buong mundo, sa Pilipino. Tingnan mo nilang yung Ukraine. Nakakaawa yung Ukraine kasi sinasamantalan ng Russia yung kaliitan, kahinaan nito. Ganyan yung mga mapanakop, ganyan yung mga mapaniil. You know, Putin and Russia. And I watched the news, the video, you know. And many Ukraine or some of the Ukraine soldiers don't want to make war with the Russians. Russian soldiers don't want to make war with the Ukrainians. Ayaw nilang makipaglaban. And I saw a citizen of Russia burning her passport because for her, making war against Ukraine is not humane. Hindi ito makatao. Ganyan po ang marami. Sinasamantala yung kaliitan ng mga tao ng bansa, yung kahinaan, no, kagaya ng ni Putin at ng Russia. Ganyan din po yung mga politician, eh, nasasamantala sila eh. Sa konting halaga sa mga pinapangako sa kanila, ahakutin sila, no? Mabayaran sila o anuman yung binibigay sa kanila o bibigyan sila ng stab na nagbagaagawan sila roon para lang sa pagkain o may kulay. Kakaawa naman. Tapos pagdalo nilang iba naman, dumadalo roon, nawawala ng wallets, nawawala ng pounds. Naunawaan po ba natin, mga minahabala? Inuulit ko, I and my family are voters. We will vote, no, according to the dictate of God, not just our hearts, according to the guidelines of the Bible, of the Holy Book, the Bible. At hindi namin ito pinipwersa at pinipilit sa iyo.
Naunawaan po ba natin? Makinig ka pong maigi. Merong mga Katoliko, diretsahin na natin, Catholic Church, they endorse and pray the over politicians and they put up pictures of politicians. Naunawaan po ba natin? So ngayon, galit na galit yung mga iba rito. And a politician is saying, oh, Catholic Church, do not meddle in politics. But you know, a member of Catholic, di ba? A charismatic leader is also endorsing politicians and praying over for politicians. And even born-again Christians, Trinitarians, lingkod ng Diyos, mga born-again Christian, Trinitarians, ginamit po yung iglesia nila, ginamit nila yung church nila for campaign rally venue, at talagang nag-endorso sila at pinaglilihans pa. Opo. Where? In Bulacan. In Giginto, Bulacan, and I believe in Laguna or Batangas, something like that. Those preachers who are calling themselves deliverer, who have deliverance ministries. Yeah. Naunawaan po ba natin? Ano po? Kung kami man po ay magsabit, maglagay, eh bahay po namin yun. Naunawaan po ba natin? Katawan po namin ito. Sa wall po namin yun. Naunawaan po ba namin? Naunawaan po ninyo. We are posting it in our own wall, in our own house, and we are wearing it in our own bodies. No? Naunawaan po ba natin? Ganun po yun eh. Respecting, no? Members and leaders of the Kingdom of Jesus Fellowship. Pero yung sabihin mo sa amin, lingkod ng Diyos, huwag na kayong bumoto. Lingkod ng Diyos, huwag nyo nang sabihin kung sino ang iboboto ninyo. Oh. Lingkod ng Diyos, huwag na kayong makialam dito sa politika. There must be separation of church and the state. Brethren, naunawaan po ba natin mga minamahal? You know, lahat tayo may pakialam. No? Lahat tayo, ako butante po kami. No? Registrado po kami, naunawaan po ninyo. But we will not force any member of the KOJF, and we will not force any member of the body of Christ, and we will not force any Filipino people to vote or what we choose, kung sino po yung aming napili. Pero gagabayan po namin kayo in accordance to the guidelines of the Bible. Naunawaan po ba natin? Eh, liwaliwanag naman po ng sinasabi, oh. Oh. Sabi nga po ng Isaiah 61 verse 8, eh, for I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. Liwaliwanag yan eh. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. Ang problema ho kasi ng marami ganito eh. Pag nag-uusap kayo ng maayos, o kaya nag-chat-chat kayo ng maayos, ibablock ka eh. O kaya naman kung ano nang sasabihin, mumurahin ka eh. Parang yung namatay na preacher doon sa ibang bansa, may kaso ng rape at libel, hindi hinarap, tumakbo ng ibang bansa. Meron pong preacher na ganun. May kaso ng rape at libel, tumakbo ng ibang bansa, namatay na sa ibang bansa, hindi na nakabalik. Oh. At ngayon na naman, meron na namang isang preacher na nasa Davao, may kaso rin ng human trafficking, rape, etc., etc. No? Kaya panayang kapit sa mga politician, eh. Panayang endorso. Eh. No? At nakakalungkot naman yung mga politician naman. Papray over ng papray over. Oh, may gulay. Makikinig pa po ba tayo? Alam niyo ba yung sabi yung pray over? Blessing yan eh. Nagre-release ng blessing eh. Eh, anong blessing ang makukuha mo dyan? Ano ang mai-impart sa iyo dyan? Oh, di ba? May mga kaso na ibinabato. At sinasabi pang siya mismo ang Diyos, siya raw si Kristo. Alam mo yung sabihin ng isang taong siya si Kristo, siya yung Diyos, the appointed Son of God. Ay nako, ewan ko ba. Pag sinamahan mo yan, eh, nababagtit ka lang. So God kasi buang-buang. Naunawaan po natin mga minamahal. Ayun po yun eh. Kaya po nililiwanag ko po yan eh. Kami po yung mga butante, meron po kaming iboboto. Pero wala po kaming... hindi po namin kayo pipwersahin kung sino ang inyong iboboto.
Pero pag kami may sinabit sa aming bahay, kami ay may sinuot, meron kaming binoto, at meron kami sinabing iboboto, eh karapatan po namin yun at hindi mo kami pwedeng pigilin. And we are choosing according to the guidelines of the Holy Book, the Bible. At mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, tungkulin po namin gabayan po kayo. At meron pong kriteria ang Panginoon. Ano pong sabi rito, Isaiah 61 verse 8? I love justice. I hate robbery and wrongdoing. Ang liwanag po niyan eh. Ang gusto po ng Diyos, hustisya, katarungan. Ayaw po niya ng robbery. Ayaw po niya ng wrongdoing, mga minamahal. Naunawaan po ba natin? Hindi po gusto ng Diyos yun. Naunawaan po ba natin? Kaya dapat po nating maintindihan yan eh. No? Ano ang sabi ng Biblia? Righteousness exalt a nation, but sin is a disgrace to any people. Righteousness exalt a nation, but sin is a disgrace to any people. Kapag tayo raw po ay nasa katuwiran, eh inaangat tayo ng Panginoon. Ngunit kapag tayo nasa kasalanan, ito po'y kahihiyan eh. Kahihiyan po ito, mga minamahal. At ano po pang sinasabi ng Biblia? Kung matuwid daw po ang nasa pamunuan, lahat nagsasaya eh. Pero kung meron daw pong mga hindi matuwid, nagdurusa po eh. Naunawaan po ba natin? Yun po yun eh. Nakakalungkot po yun. Naunawaan po natin, mga minamahal. Kaya po, what initiates me, what motivates me, what moves me to preach this message? Kasi yung nakita ko eh. Nakita ko yung mga, no, I do not know what promises. I do not know why these people were allowed themselves to be picked up to be pets by these buses and to be given a stub and for their food, no? Ang bihirap. Maaring mo sabi nila, di kami bayad, pagkain lang, oh, may gulay. Naunawaan po ba natin yung bang nagkakagulong ganun? And victims in that rally, particularly in Bulacan rally, no? I'm referring to Bulacan rally. You know, victims lost their phones and wallets. Diba? Nakakalungkot po talaga yung mga bagay na iyan. Kaya po, magsimula sa ating mga sarili. Huwag tayong mandaya, huwag tayong magsinungaling, huwag tayong magnakaw. Huwag tayong labagista. Bayaran ang dapat bayaran, ibigay ang dapat ibigay. Naunawaan po ba natin? Ganun po yun, no? Kaya po, in conclusion, para po sa ating conclusion, ito po yan, mga minamahal. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. God hath said in Hebrews 13:5. Hebrews 13:5. Basahin po natin, mga minamahal. Hebrews 13:5. Listen very carefully. Keep your lives free from the love of money. Keep your lives free from the love of money. And be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Alam mo, bagamat marami na talagang tumatakbo sa politika dahil sa pangsariling hangarin, may pinoprotektahan, gusto lamang yung pwesto, ganun po yun eh. Samantalang yung iba naman is because of love for the nation. At yung iba naman ay sumasama sa mga campaign rally, no? Not asking for money and even spending their own money, no, and rendering free services such as lawyers and doctors. Nakita ko naman yun eh, no, at nakikita at nababasa ko naman eh, oh, no, na talagang sila ay nagre-render ng free services because of love for the nation. Naunawaan po ba natin? Pero aminin talaga natin na marami talaga ang gusto lang makabalik sa pwesto o gusto lang ang pwesto,
sumasama sila sa mga kandidatong hindi karapat-dapat sapagkat meron silang makukuhang ganansya rito, meron silang iniingatan, may pabor silang makukuha, etc., etc. Alam po natin yan. Naintindihan po natin sa mga bukas po ang kaisipan. At yung iba naman, sa mga konting halaga, eh, sila po ay napapasama sa mga hindi tamang pagsama o sila'y nakakagawa ng mga mali. Tinan mo lang dito sa ating bansa, tinan mo, yung Pogo. Pogo were run by Chinese. Still, no, yung mga sinasabi nga ni Tess Daman, Senador Joel Villanueva, na hindi nagbabayad ng tax yan. Pero isipin nyo, hindi mapa-stop. At ngayon, itong si Senator Bato. Mukhang hindi na siya bato. Mukhang nung una, ang tapang-tapang niya, pinapa-stop niya yung isabong nito. Tapos lately, tingnan ninyo, lumambot na siya, mukhang tubig na siya. Isipin mo yan, naunawaan po ba natin? No, sabi nga ng isang senador, napakabobo mo naman, sabi niya. Kung ninanakawang ka na binoboto mo pa, isipin mo yun, naunawaan po ba natin? Oh. Eh, naintindihan po ba natin mga minamahal? In summary, in conclusion, thou shall not steal. Do not steal. Exodus 20 verse 15. Huwag kayong magnanakaw. Exodus 20 verse 15. Ephesians 4:28. Anyone who has been stealing must steal no more, but must work doing something useful with their own hands that they may have something to share with those in need. Sino man daw ang nagnanakaw, huwag na pong magnakaw, tumigil na. Magtrabaho ng maayos, malinis, magnegosyo ng malinis, no? Upang sa ganoon, meron din silang ibahagi sa iba. So, hindi masamang magbahagi ng anumang meron ka, pero saguraduhin mong hindi mo yan ninakaw. Hindi pwedeng Robin Hood. Alam mo, si Robin Hood, sabi nila, mabuti yan. Kasi yung mga ninanakawan niya, yung mga dapat lang nakawan, tapos pinamimigay niya sa mahihirap. Mali yun, no? Do not patronize and do not make Robin Hood a hero. Stealing from the rich and giving the help, the money, the support to the poor, is stealing. Mali pa rin po yun, mga minamahal. Kaya ano po yung aking panawagan sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, lahat ng Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo? This is the message for all the Filipino people and to all the peoples of the earth. Do not steal. Exodus 20:15. Ephesians 4:28. And Isaiah 61 verse 8, God hate robbery. God hate wrongdoing. He loved justice. And He will reward those who are faithful to Him. But those who are not faithful to Him, who are not willing to listen, who are not willing for a change, to have a new life in Christ, they will go to hell. John chapter 10, verse 10, it says, stealing is a character of the devil. If you are stealing, you are of the devil. The character of the devil is in you. You are under influence of the devil. Kapag nagnanakaw ka, nasa impluwensya ka ng Diablo. Tandaan mo yan, no? At impyerno ang pupuntahan mo. Ito yung pakay nito, eh, no? God does not want you to go to hell. If you will gain the whole world and yet loses your own soul in hell, ano ang kapakinabangan na ito? What will be your profit if you gain the whole world and loses your own soul in hell? Mark 8:36. Anin mo ang yaman ng mundo kung pupunta naman ang kaluluwa mo sa impyerno. Huwag mong ipagpalit ang kaluluwa mo sa mga pangako ng politician. Huwag mong ipagpalit ang mga kaluluwa mo sa mga ordinaryong stab na iyan, mga mumurahing pagkain na iyan, o anumang klaseng pagkain na iyan na nagdadambulan pa kayo. Huwag mong ipagbili ang kaluluwa mo sa munting halaga. Your decision, no, will bring you, your right decision will bring you to heaven, but your wrong decision will lead you to hell. Your right decision will lead you to prosperity, promotion, success, blessing, and victory. Kaya po, maliwanag po ang mensahe, huwag magnanakaw. Huwag mong samahan, huwag mo ring iboto ang magnanakaw. Huwag mo ikampanya ang magnanakaw. Huwag kang sumama sa magnanakaw. Hindi dahil nabayaran ka, nabili ka, o sa konting pagkain, o sa mga pinapangakong hindi naman totoo, sasamahan mo ang mga magnanakaw. Isipin mo ang iyong kaluluwa.
pag namatay ka, pupunta ka ng impyerno. At may pangako ang Diyos, mga minamahal, may pangako ang Diyos. Na kapag tayo po ay tinanggap natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay, at tayo po ay sumunod sa kanyang mga utos, lalo na kung ibibigay natin ang may katapatan ng ating mga ikaputandog, at lalo na kung ibibigay mo pa at gusto mo pang makasunod pa ng lubos at ibibigay mo ang first fruits mo, wala kang dapat ipag-alala. We do not know what lies in the futures, but we know we have a better future because we are putting our lives in the hands of God. Accept Jesus Christ now as our Lord, God, and Savior. Obey His commands. Follow His instructions. Live a holy life. Live a righteous life. Give our tithes and offerings faithfully to the Lord. And if we want to be blessed more, give our first fruits. Because God has a promise. Hebrews 13:5. Free yourselves from the love of money. Because God has said, never I leave you, never I forsake you. Taas po natin ang ating dalawang kamay, tayo po'y manalangin. Kura rabashiri di biyanda, lalabashiri di biyanda. Panginoon, kahabagan niyo po ang aming mga kaluluwa. Kahabagan din po ninyo ang mga kaluluwa ng mga taong under influence of the devil. Have pity, Lord, to those who are under influence of the devil. Stealing, Padre God. Panginoon, sila po'y nagnanakaw, Panginoong Diyos. Kahabagan niyo nga po, Ama. Sa anuman pong kaparaanan, maliit man o malaking kaparaanan, malaki man ang ninakaw nila o hindi, Panginoon, taguman o hayag, o maaring kaya sila hindi nakukulong dahil mapera sila, kaya nilang bayaran ng hustisya, kaya nilang kumuha ng mamahaling mga abogado, Panginoon. Ura rabashiri di biyanda. So, Father God, Lord, forgive us from our sin of stealing. Forgive this nation for the sin of stealing. Forgive the politicians, the Filipino people for the sin of stealing. Forgive, Lord, those running for a position in the government because they are thieves, Father God, and they have ill-gotten wealth. They are enjoying the wealth stolen by their parents. Panginoon, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo kami ng inyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Cleanse us with your holy blood. Ura rabashiri di biyanda rarabahanda. We don't want to go to hell. We don't want, Lord, to let this nation a rubber of thieves. But we want this nation, even your house, even your church, Padre God, a house of prayer for all the nations, not a rubber of thieves. Hindi po nais namin, Panginoon, na yung mga dumadalo sa iglesia ay mga magnanakaw. Nagnanakaw din ang mga ikaputandog. Even stealing not returning money that is due for you, O God, through their tithes and offerings, Padre God. Ayaw po namin, Panginoon, na ang bansang ito, ang iglesia, ang simbahan, ay maging lugar, lungga, pugad ng mga magnanakaw. So, Father God, we ask for your righteousness. We ask for your holiness. Hinihiling po namin ang inyong katwiran, ang inyong kabanalan sa aming mga buhay. Sa iglesia, sa bansang ito, Panginoon. Sa mga tumatakbo at mga nasa posisyon, Papa ni God. At kami, Panginoon, na narito, mga nakikinig at nanonood, kung kami man po ay merong pagnanakaw na ginagawa, pandarayang ginagawa, pagsisinungaling na ginagawa, at may sinusuportahan kinakampanya at binubotong mga magnanakaw, Panginoon, at may mga tinatagong nakaw na yaman. Patawarin niyo po kami, tugasan ng inyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Gusto po namin pumasok ng langit, ayaw po namin pupunta ng impyerno. Gusto po namin lumakad sa inyong katwiran, gusto po namin lumakad po sa inyong kabanalan, dakilang Diyos. And Father God, heal us, Lord, perform miracle in our lives. Grant the good requests of our hearts. Grant the good desires of our hearts, Father God, the good dreams of our hearts. Because right now, Father God, we are declaring that Jesus, you are the Lord God and Savior of our lives. We will steal no more. We are renouncing stealing
and the robbery and the wrongdoings in Jesus' name. We will not vote, we will not campaign, we will not support, Padre God, those who have ill-gotten wealth, those who are using people, especially the poor people, for their own gain, for their own benefits. Oh God, in Jesus' name, we will not vote for them, we will not campaign for them, Padre God, and allow them not to win, Padre God. Rule over, overrule, Lord, in Jesus' name. Let God's demonstrations once again be experienced by this nation and by the nations of the world. And Father God, we are also praying for Ukraine. Fight for Ukraine, for the protection and salvation of Ukraine. Do not allow, Father God, Lord, Panginoon, yung pong mga leaders of the of nations, Father God, who have their own personal dreams and ambitions to prevail in Jesus' name. Ura raba shiri di biyanda lalaba shiri di biyanda lalaba riri biyanda rarabahanda. Ura raba shiri di biyanda. Huwag niyo pong itong ura raba shiri di biyanda rarabahanda. Ura raba shiri di biyanda lalaba riri biyanda lalaba shiri di biyanda rarahanda. Ura rabahanda. Ura raba shanda. For the heavens declares your glory. The heavens bow before thee. And in this place, Lord, the Philippines and the nations of the world, oh, let your praise arise. The Philippines and the nations of the world is a kingdom of Jesus, are all kingdom of Jesus and have destiny in Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the harvest. The Philippines and the nations of the world are all kingdom of Jesus and have a destiny in Jesus Christ. Forever your name be exalted, O Lord of all the heavens. And in this place, we lift your song on high, here in the Philippines and the nations of the world. The Philippines and the nations of the world are all kingdom of Jesus and have a destiny in Jesus Christ. O Lord, thank you, Lord, for saving us. Salamat, Panginoon, pinatawad nyo kami, niligtas nyo kami, binago nyo kami. Hindi na po kami magnanakaw, hindi na po kami mandaraya, hindi na po kami sinungaling, hindi kami boboto, hindi kami mangangampanya para sa mga sinungaling, mga mandaraya, mga magnanakaw, may ill-gotten wealth, may mga nakatagong yaman na ini-enjoy ng mga ninakaw ng mga magulang na ini-enjoy ng anak, mga corrupt, mga liars. Lord, in Jesus' name, the Son of the Living God, we will stand for truth and we will fight for the truth. We will stand for righteousness and holiness, and we will fight for truth and holiness in Jesus' name, the Son of the Living God. And no one can defeat us. No one can defeat holiness and righteousness and truth, Lord. The devil will not prevail. Satan will not prevail. Hindi po mananaig ang gawa po ng kadiliman. Maraming pong salamat, Ama. And even in this coming election, Lord, prevail, Father God. Your righteousness will prevail. Your holiness will prevail. And Jesus will prevail. This nation and the nations of the world are all kingdom of Jesus and have a destiny in Jesus Christ. The prophetic destiny of the nation will be fulfilled, O God. Kung ano po, Ama, ang destiny ng bansang ito, destiny namin, destiny ng buong mundo, ito po ang mangyayari at magaganap. Tunay nga po, Ama, lahat po ng kapangyarihan ay nagmula po sa iyo. At kung ito po'y gagamitin sa kamalian, Panginoon, hindi po sila mananalo, hindi po sila mananaig, dakilang Ama. Salamat, Panginoong Diyos. We will continue in your righteousness, in your holiness. We will attend regularly. We will read the Bible. We will pray and fast. And we will give our tithes and offerings, even first fruits faithfully, Panginoon. And believing and trusting that as we obey your words, we will bless abundantly. Tunay nga po, Ama, tinatanggap namin ang kapatawaran ng aming kasalanan, tinatanggap namin ang buhay na walang hanggan, tinatanggap namin ang pagbabago ng aming buhay, tinatanggap po namin naman ang kagalingan, ang himala, ang pagpapala, ang kasaganaan, ang tagumpay, Panginoon, kasama ng aming mga mahal sa buhay. Sapagkat simula sa oras na ito, kami po ay hindi na magiging magnanakaw o anumamang kasalanan, hindi po boto, hindi mangangampanya sa mga magnanakaw at may mga mitagong nakaw na yaman, mga corrupt, mga liars, sa mga government officials. Ura rabasyan da gagab, ura rabasyiri biyan da gagabay, ura bakarabasyiri biyan da rabahanda. Yes, Lord, gagabayan niyo po kami at gagabayan niyo po kami ng patuloy, Panginoon, para sa inyong katwiran at kabanalan. Salamat po, Ama, sa kalakasan, kalusugan, kapangyarihan, lahat-lahat po, Panginoon,
ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Sa lahat po ng mga narito, nakikinig at nanonood, anuman po ang inyong sakit karamdaman, gumawa po ang Diyos ng Himala. Anuman po ang inyong katanungan, sinagot ng Diyos. Anuman ang inyong panalangin, binigyan ng katugunan ng Panginoon. Walang pwedeng manakit sa inyo, walang pwedeng manalo sa inyo, walang pwedeng magtagumpay sa inyo. Hanggat nasa gitna kayo ng kalooban ng Lord, sa Jesus ang inyong Panginoon, panalo kayo. At lahat ng inyong munting hinihiling, ibinibigay ng ating Panginoon. So thank the Lord, those who are here and those who are watching, listening out there. No one can defeat you. No one can overcome you. No one will win over you. If God is with you, who can be against you? And if the God did not spare His own Son, He will also give us graciously anything, all things that we are in need, that we need. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Philippians 4:19. God will supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus our Lord. If we will seek first His kingdom and His righteousness, and all our needs will be given to us as well. Mateo 6:33, Filipos 4:19, kapag inuna natin ng Diyos, lahat ng pangangailangan natin, isusupply ng ating Panginoon yan. Masagana ka, mayaman ka, pinagpala ka, magaling ka, malakas ka, malusog ka. Hallelujah. You are healthy, you are wealthy, you are clean, pure, righteous, holy, you will go to heaven. You are a kingdom of Jesus, people of high calling, people of high calling, and people of destiny. You are an apostolic people. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. So you will give your tithes and offerings, first fruits, love gifts. No? Yung mga pangangailangan ng church natin, patuloy ninyong iisuporta. Patuloy ninyong ibigay yung mga ikapuntandog, lahat ng mga totoong mga ngaral, suportahan. Ano po? Yung radio, yung TV, support the true men and women of God. Those who are praying and fasting for you, preaching the pure gospel of God, unadulterated gospel of Christ. No? Those who give right counsel for you, supportahan po natin financially. Ano po, yung ating mga tracks in evangelism, missions to the world, radio and television ministry, social media ministry, all our ministries. No? Supportahan natin yan. Support. Itong Marsong ito, this month of March, all members, all leaders, or all allies and partners of the Kingdom of Jesus Fellowship, give time to pray and fast. For the victory, for our victory. For the victory of Kingdom of Jesus Fellowship to the Philippines and to the nations of the world. Our ministry is for the Philippines and for the nations of the world. So all allies, all partners, all leaders and attendees of the Kingdom of Jesus Fellowship, pray and fast for the victory of the Kingdom of Jesus Fellowship to the Filipino people and to the nations of the world. For the Filipino people and for the nations of the world. Itong Marsong ito, magbigay ka ng araw-oras. Kung hindi ka marunong, gusto mong umalam kung paano magsimula, kung paano mag-ayuno, anong klase ng ayuno, please PM us. Send us a message and we will teach you. Give time to pray and fast this month of March, this month. No? Pray for the victory and continuous victory of the Kingdom of Jesus Fellowship, its ministries for the Philippines and the nations of the world. Number one, give your tithes and offering, first fruits, love gifts, pledges, offerings for the tracks and the radio ministry and the television ministry, evangelism ministry, and for the ministry of compassion, helping the poor and the needy, for our lahat-lahat ng ating mga ministry, for the vehicles, for the maintenance, for the music instruments, for the anniversaries. Lahat po ng needs ng church, supportahan po natin yan. Nakikinig po ba tayo? Gawin po natin yan. And the Lord will bless us abundantly. And secondly, pray and fast for the victory of the Kingdom of Jesus Fellowship. Kung meron kang tanong, good testimony, gusto mong dumalo, no, if you are not yet attending the Kingdom of Jesus Fellowship, so message us. So attend and put up the Kingdom of Jesus Fellowship wherever you are in right now. Kung saan ka naroon, itayo mo ang KOJF. Bumalik ka sa KOBF, gawin mong KOJF yan. At dumalo ka sa KOJF. Glory to God. Naunawaan po ba natin? So meron po tayong mga churches. Na po. At dito po sa main church natin, every Sunday po ito. 10 a.m. and 2:30 in the afternoon. Malapit sa Rusty Lopez. Number 60, Exequiel Street, Concepcion 1, Marikina City.
Number 60, Exequiel Street, Concepcion 1, Marikina City, boundary of Santo Niño Paliparan, near Rusty Lopez. I-waste mo, ipin mo, Kingdom of Jesus, lalabas po yan. Sunday 10 a.m. and 2:30 in the afternoon. Haatin po tayo. Naunawaan po natin. Like, share, and subscribe. KOJF Church, YouTube, and Facebook. KOJF Church, YouTube, and Facebook. Like, share, and subscribe. Watch and listen. Ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Pray and pass for the victory. Invite others to join us, to listen, to attend, to watch, to share, to like, to subscribe, to follow. Naunawaan po ba natin mga minamahal? And attend to our services. Kaya po, ulitin ko po muli, mag-pray and pass for the victory and continuous victory of the Kingdom of Jesus Fellowship. All members, leaders, all allies and partners, naunawaan po ba natin? And give our tithes and offerings faithfully. Send us also your testimonies. Maipadala rin ng inyong mga patotoo. Ibigay ng maayos sa mga ikaputandog, anumang kaloob yan. Suportahan po natin yung mga babasahin nating libre. Libre yan, pero ginagastosan natin yan. Libre nating pinapangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo, pero ginagastosan natin yan. No, we are giving free tracts and booklets and Christian literatures, but we are spending lots of money. We are moving around the globe, but we are spending lots of money. We are conducting free services. We are giving gifts to the poor and to the needy, but we are spending lots of money. We are buying these things and buying that things, and we are spending lots of money. We are renting, we are renovating, we are constructing churches here in the Philippines and in the nations of the world. We are spending lots of money. So send your financial support to the Kingdom of Jesus Fellowship. PM here. PM here. Glory to God. PM here. Ano po? Or nasa screen po nyo yan, yung mga pinapad dapat nyong ipadala. So it is also being focused on the screen, no? Screen, nasa screen po ninyo, no? It is being posted on the screen kung kasaan po ninyo ipapadala ang inyong kaloob, how you can send your tithes and offerings and first fruits. Naunawaan po natin na pinopost po yan sa screen, saan nyo po ipapadala, paano nyo po ipapadala ang inyong mga tithes, offering, first fruits, donations, financial support. Nakapost po yan sa screen. Una, you can PM us, and it also being posted on the screen how to send your financial support ang inyong pong mga kaloob. So help to save the Philippines and the nations of the world, and be blessed as you help. The windows of heaven will pour out so much blessing that there will be no room enough to contain it. Naunawaan po natin. Ulitin ko uli, lahat tayo ay dapat dumalo sa lahat ng ating mga gawain. Kung walang kay OJF yan, itayo mo. Kung hindi kay OJF yan, gawin mong kay OJF, bumalik ka. Yung mga hindi kay OJF, gawin kay OJF. Yung mga dapat na maging kay OJF, maging kay OJF. Naunawaan po ba natin? Pray and pass. Magkaloob. Dumalo, magkaloob, manguna, magsilbi, maglingkod, manalangin, mag-ayuno, at buhos ang pagpapala ng langit para isuporta sa atin. Mag-PM dito at nakapost naman sa screen ang inyong dapat kontakin para makapagpadala kayo. Kung meron din kayong prayer request, if you have prayer requests, counselings, or good testimonies, and for your financial support, don't hesitate to contact us. And the Lord will bless you and will bless you abundantly. So attend, watch and listen, pray for its victory. Thus saith the Lord, radio and television programs and our social media ministries at yung ating mga churches. Daluhan natin, palakihin natin, palaguin natin, paramihin natin. Papawin natin ang mga kaluluwang papasok ng langit. Bring them all to the Kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. And thank you very much, no, sa lahat ng mga narito, mga nakikinig at nanonood, for your love and prayer for me and my family and to the Kingdom of Jesus Fellowship. We love you also. You are always in our hearts. You are always in our prayer and fastings. Me and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship. We love you. We love the Philippines and we love the nations of the world. So God bless you and God bless you more. Amen and amen. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.